Nagaganap po ngayon sa isang country club sa Cebu City ang pribadong Thanksgiving party ni President-elect Rodrigo Duterte. Nakatutok doon si Ian Cruz. Ian! Yes, Mel, matapos ngang manalo noong election 2016 ay ngayon pa lamang lumabas ng Davao City itong si President-elect Rodi Duterte at ang kanyang unang pinuntahan dito sa Cebu City para nga sa isang pribadong Thanksgiving party. Napakaigpit ng seguridad dito sa Cebu Country Club kung saan ginaganap ngayon ang isang private Thanksgiving party para kay Duterte. Nakakalat ang mga pulis, bumbero, pati na mga miyembro ng Presidential Security Group, ang media hanggang labas lang ng country club. Ayon kay Davao del Norte Representative at inaasahang susunod na Speaker of the House na si Bebot Alvarez, pasalamat daw ito dahil nanalo dito si Duterte nung nakaraang eleksyon. Kailangan magpasalamat, no? Kasi nanalo naman siya dito at ngayon ay we have to say thank you to the people who supported him. And importante sa kanya naman yung Visayas Mindanao, no? Dahil para sa medyo napabayaan din ito na matagal. Kaya kailangan para naman maihabol natin doon sa Luzon. Sabi ni Alvarez, si incoming Presidential Assistant for Visayas, Mike Dino, ang host ng private Thanksgiving party. Dito sa Cebu, inaasahang mag-overnight si Duterte. Well, sa ating impormasyong nakuha ay wala pa nga dito sa loob ng Cebu Country Club. Itong si President-elect Rodi Duterte inaasahan din ang pagdating dito ng kanyang naging katandem na si Senator Alan Peter Cayetano at darating din daw ang bunsong anak ni Duterte kay Elizabeth Zimmerman na si Basse Duterte na gaya nung Thanksgiving party doon sa Davao ay magbibigay din daw ng maikling pananalita dito sa Cebu, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.